Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang family drama film na Jomon's Gospels. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa pasaway na binata na nagngangalang Jomon na pin-ikap ang damit pangkasal ng kapatid na babae. Anak siya ng biyudong si Vincent na isang mayamang negosyante. Pabalik na ng bahay, nakita siya ng dating kaibigan na si Mushtaq at inimbitahan siyang sumat muna dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkita. Flinex ni Mushtaq ang tagumpay niya sa negosyo. Ang produkto niya ay tinatangkilik na rin sa iba't ibang bansa. Gustong hikayatin ni Mushtaq si Jomon na mag-invest sa kumpanya niya. Naguguluhan si Jomon dahil wala naman siyang malaking pera pang invest kahit paanak siya ng mayamang negosyante. Bukod pa rito ay walang tiwala sa kanya ang ama niya pagdating sa negosyo at lumaki siyang spoiled. Ilang sandali pa ang lumipas, napagtanto ni Jomon na napasarap ang kwentuhan nila ni Mushtaq. Hinahantay na ng kapatid niya ang damit pangkasal na pinakuha sa kanya. Nainis siya sa kaibigan dahil ito ang may kasalanan kung bakit siya ginabi sa daan. Agad siyang dumiretso sa bahay upang ihingi ng tawad ang kanyang kapabayaan. Mabuti na lang at pinatawad siya ng kapatid. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang ama na galit sa kanya. Naisipan niyang biruin ang ama at agad na tumakbo. Isang araw, nagsabi si Jomon sa ama na bilhan siya ng motorsiklo ngunit tumanggi ito dahil delikado. Di tumigil ang anak sa pangungulit kaya nagpa siya itong payagan siyang puntahan ng dealer ng motor para makapili siya ng gusto niya at babayaran na lang ito kinalaunan. Sobra ang saya ni Jomon na agad kinuha ang motorsiklo sa tindahan. Kinahapunan ay may nagpunta sa opisina ni Vincent upang kolektahin ang bayad sa motorsiklo. Nabigla si Vincent sa halaga ng motor na kinuha ng anak. Dumiretso siya sa bahay upang kumprontahin si Jomon na sobrang mahal ang piniling motor. Pati ang kapatid niyang si Alfonso ay nainis sa ugali niya. Upang makabawi sa sutil na anak, pinarusahan ni Vincent si Jomon na magkonduktor at magmaneho ng bus nila. Imbis na magreklamo ay natuwa pa si Jomon sa parusa ng ama. Dahil gwapo siya, maraming pasahero ang sumakay sa bus na dala niya at kumita siya ng malaki. Sa kasamaang palad ng sumunod na araw, nahuli si Jomon na nagmamaneho ng reckless at walang lisensya kaya na-impound ang bus nila. Nakatikim siya ng sermon mula sa tiyuhin sa ginawang violation. Mabuti na lang ay tinulungan siya ng tiyahin niyang mayor ng bayan nila. Sinabihan siya ng ama na magsimba at pagsisihan ang mga ginawa niyang kabulastugan. Kinabukasan ay nagsimba si Jomon kasama ang kanyang kapatid at hipag. Doon niya nakita ang magandang babae na nagngangalang Catherine. Nang malaman ni Lali na tinamaan si Jomon kay Catherine, ipinaalam niya sa kapatid na ang babaeng iyon ay nag-iisang anak ng isang kilalang negosyante na may malaking negosyo sa Dubai. Labis na natuwa ang tiyuhin ni Jomon sa nabalitaan dahil kung mapapangasawa ni Jomon si Catherine ay lalong yayaman ang pamilya nila. Sumunod na araw, sadyang hinarangan ng tiyuhin ni Jomon ang kotse ni Catherine na nakapark sa isang salon. Matapos magpa-parlor ang dalaga ay di siya makaalis dahil may nakaharang sa kotse niya. Ilang saglit pa ay dumating si Jomon para sunduin ang kapatid na nandoon din. Inalok ni Lali si Catherine na sumabay na lang muna sa kanila. At para makadiskarte ang kapatid, bumaba si Lali sa isang mall. Nagsabi si Jomon na ihahatid niya na lang sa bahay nila si Catherine. Habang nasa biyahe ay nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Sumunod ay getting to know each other na si Jomon at Catherine dahil parehas sila ng nararamdaman. Isang araw, may naging partner si Vincent sa negosyo na nag-invest ng malaking kapital dahil alam nitong tatakbo ng maayos ang proyekto. Dahil magiging abala si Vincent sa bagong proyekto, ibinigay niya ang clothing store kay Jomon upang matuto ang anak at maging responsable. Dumating ang kaarawan ni Vincent at ipinagdiwang ito ng kanyang pamilya. Makikitang masaya silang pamilya ngunit ang nararanasan nilang kasiyahan ay hindi nagtagal. Isang araw, pinasyalan ni Vincent ang clothing store na ibinigay niya kay Jomon para tumingin ng damit. Kinamusta niya sa manager ang lagay ng tindahan. Dito niya nalaman na ibinente ni Jomon ang tindahan sa mismong store manager, ilang linggo na ang nakalipas. Nagalit si Vincent at dismayadong lumabas ng tindahan. Pagkatapos ay dumiretso siya sa ginagawang proyekto. Sa kasamaang palad ay pinatigil ang konstruksyon dahil napag-alaman na walang clearance ang lupang pinagtatayuan ng kanyang proyekto. Kinagabihan ay tinanong siya ng kanyang assistant na si Revuni kung ano ang nangyari. Sinabi ni Vincent na sinangla niya ang bahay at lahat ng ari-arian niya. Nangako rin siya sa investor ng malaking tubo ngunit nabulilyoso ang proyekto nila.
Ang lahat ng iyon ang naging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanya. Di nagtagal ay inaresto si Vincent ng mga pulis. Gayunpaman, dumating si Revuni sa huling sandali at inako ang lahat ng kasalanan. Mabigat sa damdamin ni Vincent na makitang nagsakripisyo ang kanyang assistant at kaibigan para sa kanya. Lahat ng anak ni Vincent ay nadismaya sa kanya dahil sa padalos-dalos niyang desisyon. Malaking pinsala ang nagawa nito sa kanyang pamilya. Matapos ipakita ang kanilang pagkadismaya, nag-alisan ang mga anak niya sa bahay. Hindi magtatagal ay iilitin na ng bangko ang bahay nila. Sa kabila ng kawalang pag-asa, dumating si Joman upang isama ang ama sa nirerentahan niyang apartment sa Tirupur. Pagdating doon ay agad na nagpahinga si Vincent. Kinaumagahan, pinagtimpla ng kape ni Mushtaq ang ama ni Joman, tapos ay isinama niya ito sa pabrika ng damit. Ipinaalam niya kay Vincent na kasosyo niya sa negosyo si Joman sa pagpapatakbo ng pabrika gamit ang pera mula sa pinagbentahan ng motorsiklo at clothing store na ibinigay sa kanya ng ama. Sa unang pagkakataon ay hinangaan ni Vincent ang anak na marunong nang dumiskarte sa buhay. Sumunod na araw bago pumasok ay pinaghanda ni Vincent si Joman ng pack lunch. Pagdating sa pabrika ay masaya siyang sinalubong ng mga empleyado. Di nagtagal ay isa-isang nagdatingan ang mga pinagkakautangan ng partner niyang si Mushtaq. Dahil sa luho at kapabayaan sa negosyo ay di namalayan ni Mushtaq na lumobo na ang mga utang niya. Nagresulta ito ng pagkalugi ng kumpanya kaya napilitan si Joman na ibenta ang pabrika. Sa galit ay hinanap niya si Mushtaq na naaktuhan niyang nagpapasarap lang. Inilabas niya ang galit sa kasosyo kaya binugbog niya ito. Simula sa araw na iyon ay wala na siyang pagkakakitaan. Pag-uwi sa apartment ay inilihim niya ang nangyari sa ama dahil ayaw niyang madismaya ito. Di nagtagal ay pinuntahan ni Joman ang mayamang kapatid. Kinuwento ni Joman ang sitwasyon nilang mag-ama sa mga kapatid ngunit hindi pa rin nila napapatawad ang pagkakamali ng ama na nagresulta sa kanilang pagkabigo na makakuha ng mana na nararapat sa kanila. Nainis at nagpas siyang umalis si Joman dahil sakim ang kanyang mga kapatid na ang tanging iniisip lang ay ang mana mula sa kanilang ama. Pauwi ng apartment, inimbitahan siya ni Catherine sa mansyon nila. Namimiss na siya ng GF at gusto nitong damayan siya sa problema niya sa pamilya. Masayang sinalubong at ines ikaso ni Catherine ang BF. Gayunpaman, ayaw ng ina ni Catherine kay Joman dahil alam niyang sarado na ang negosyo nito at kasalukuyang walang trabaho. Hindi ito papayag na mapakasal ang anak niya sa lalaking mahirap. Nang marinig ni Joman ang sermon ng ina sa GF niya ay nilapitan niya ang mga ito. Humingi siya ng tawad sa mag-ina. Sinabi niya na hindi siya deserve ni Catherine kaya nagpa siya siyang wakasan na ang relasyon nila. Sa sumunod na araw ay naghanap ng trabaho si Joman. Di niya inaasahang makatagpo ang dating kaibigan na alam ang kanyang pinagdadaanan. Tinulungan siya nito na makapasok sa pinapasukan niyang pabrika. Nakausap nila ang may-ari at natanggap siya bilang salesman. Buong sigla niyang ginampanan ang trabaho at sinuyod ang mga establishmento na pwedeng pagbentahan ng produkto ng kumpanyang pinapasukan niya. Isang hapon, nakakita si Joman ng mga riders na nagpaalala sa kanya noong mga araw na mayaman pa sila. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan siya ng hipag niya na nagsabing nag-transfer siya ng pera para sa kanilang mag-ama. Lihim itong ginawa ng hipag niya dahil nag-aalala ito sa kanila. Laking pasasalamat ni Joman sa tulong na ginawa ng hipag. Sa kalsada, nakita niya si Mushtaq na sadyang iniwasan niya. Ngunit sinundan siya at kinausap siya nito. Humingi ng tawad si Mushtaq at nagsabing nagtayo siya ng maliit na negosyo upang makabawi sa kanya. Niyaya niya si Joman na magtulungan sila at di niya kailangang maglabas muli ng pera. Nang maramdaman niya ang senseridad ni Mushtaq ay pinatawad niya ito at tinanggap ang alok. Samantala, bumili si Vincent ng sigarilyo sa isang tindahan ngunit wala ang hinahanap niya. May lalaking nagngangalang Perumal ang sinamahan siya kung saan may nagbebenta ng sigarilyong hinahanap niya. Nabanggit ni Perumal na dati siyang may patahian ngunit nagsarado ito nang mawalan ng customer. Naawa si Vincent kay Perumal at inimbitahan itong magtrabaho sa pabrika ni Joman. Pagdating sa pabrika ay hinanap niya ang anak ngunit sinabi ng isang empleyado na wala na ang dating may-ari ng pabrika dahil na bankrupt ito at iba na ang may-ari. Napahiya si Vincent sa harap ng maraming tao ngunit hindi pinaramdam ni Perumal ang pagkadismaya bagkos ay kinalman niya pa si Vincent. Kinagabihan pagdating ni Joman sa apartment ay nakatikim siya ng sampal mula sa ama dahil nagsinungaling siya sa estado ng negosyo niya. Tinanong siya ng ama kung bakit siya nagsinungaling.
Agad na humingi siya ng tawad sa ama at ipinaliwanag na ayaw niyang makitang malungkot ang ama dahil na-bankrupt siya. Sinabi ng ama na kung inamin niya ang problema ay nakahanap sana sila ng mas murang apartment at hindi na sana lumaki ang gastusin nila. Sa huli ay nagkapatawaran ang mag-ama. Napagdesisyonan ng mag-ama na lumipat sa maliit at murang upahan. Lalong naging masigasig si Joman sa pagtatrabaho. Palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na magpasalamat sa kung ano ang mayroon sila ngayon. Naghirap man sila, masaya silang mag-ama na tinaguyod ang buhay sa pang-araw-araw. Dumating din ang araw ng paglaya sa kulungan ng dating assistant ni Vincent na ikinagalak niya. Sumunod na pangyayari, pumunta si Joman sa isang textile company upang kausapin ang assistant manager na si Vadehi. Layunin niya na magkaroon ng partnership ang maliit nilang kumpanya ni Mustak na M&J Garment sa kumpanya ni Vadehi. Na-reject ang aplikasyon niya dahil di pa siya nagpapadala ng email. Hiningi niya ang wifi password ng opisina ngunit hindi ito binigay ni Vadehi. Napansin ni Joman ang bagong dating na manager at binola niya ito kaya nakuha niya ang password ng opisina. Agad niyang pinadala ang email bago siya umalis. Matapos ipadala ang aplikasyon, pinuntahan ni Joman si Mushtaq sa kanilang maliit na pabrika. Ibinigay ni Mushtaq kay Joman ang responsibilidad sa pinansyal upang hindi na maulit ang mga pagkakamali niya dati. Para makamenos sila sa gastos, nag-deliver si Mushtaq gamit ang pedicab at si Joman naman ay sumakay ng bus. Nakasabay niya ang assistant manager sa sinakyang bus. Nakatulog si Joman sap-agod at nagising na lang sa ingay na narinig. Nakita niya ang mga pasaherong pinoprotesta ang driver na nakainom at inaantala ang biyahe. Nang magalit ang mga pasahero ay tinapon ng driver ang susi ng bus na nasalo ni Joman. Di siya nag-atubili na manihuhin ang bus at iwan ang lasing na driver. Nang makarating sa destinasyon nila ay laking pasalamat ng mga pasahero sa kanya. Matapos mag-deliver ay namili si Joman ng mga tela na gagamitin sa patahian nila ni Mushtaq. Nang matapos siyang mamili ay napag-alaman niya na wala nang biyahe doon ng ganoong oras at ang susunod na biyahe ay kinabukasan na. Ilang saglit pa ay nakilala ni Joman si Perumal na inalok siyang tumuloy muna sa bahay nila. Pagdating sa bahay ay nagulat si Joman nang makita si Vadehi. Inimbitahan ni Vadehi ang ama at si Joman na maghapunan. Sa gabi ding iyon, hindi makatulog si Joman sa dami ng lamok. Binigyan siya ni Vadehi ng katol at nagkakwentuhan silang sandali hanggang sa abutin sila ng madaling araw. Isang araw, inimbitahan ni Perumal si Vincent na magtrabaho sa pinapasukan niya. Sinadyang magtrabaho ni Vincent dahil hindi siya binibigyan ni Joman ng pera pambili ng sigarilyo. Lumipat ang eksena sa bahay ni Perumal na nagpa-house blessing. Inimbitahan niya si Vincent, at si Vadehi naman ay inimbitahan si Joman. Nagkita ang mag-ama sa bahay ni Perumal at nagkunwaring hindi sila magkakilala. Matapos ang okasyon ay nagtataka si Joman kung paano nakabili ang ama niya ng mamahaling sigarilyo. Sinabi ng ama na matagal na niyang nabili iyon. Isang araw, nang pasyalan ni Joman ang isang pabrika ay nagtaka siya kung bakit nagtatrabaho doon ang ama niya. Magkasamang awa at galit ang naramdaman niya kaya tinanong niya ang ama kung bakit naglihim sa kanya. Ipinaliwanag ng ama na nagtrabaho siya upang magkaroon ng sariling pera para sa pangangailangan niya. Kinagabihan galing sa trabaho, pinasalubungan niya ang ama ng isang paketeng imported na sigarilyo. Natuwa si Vincent, ngunit binanggit ni Joman na hindi niya siya binibigyan ng pambili ng sigarilyo dahil gusto niyang maging healthy ang ama upang magkasama pa sila sa mahabang panahon. Naantig si Vincent sa narinig sa anak at kaagad na itinapon ang pakete ng sigarilyo. Nangako siyang ititigil na niya ang bisyo. Samantala, inutusan si Vadehi ng kanyang manager na asikasuhin ang kliyente nila mula sa France dahil hindi sila magkaintindihan nito. Tinawagan ni Vadehi si Joman upang humingi ng tulong na agad tinugunan ng binata. Lumalabas na personal na gustong makita ng kliyente ang paggawa ng tradisyonal na tela at damit sa India. Bukod pa rito ay gustong ma-explore ng dayuhan ang lugar at kultura nila. Nasiyahan ang kliyente sa pag-tour sa kanya ni Joman at Vadehi sa iba't ibang lugar. Gusto ng kliyente na makipagtulungan sa negosyo ni na Joman at i-export ang mga gawa nila sa France. Nagalak si Joman sa alok ng dayuhan. Ngunit nang pag-usapan nila ito ay napagtanto nila na kakailanganin nila ng malaking halaga. Naisip niyang kanselahin ito. Gayunpaman, sa kanyang panaginip ay nakita niya ang solusyon sa kanilang problema. Kinabukasan ay binisita niya ang isang maliit na bayan na may gawaan ng produktong kailangan nila.
Tinipon niya ang mga manggagawa doon na handang makipagtulungan. Nangako siya na babayaran sila ng higit kumpara sa ibang kumpanya. Ngunit ang bayad na kanilang makukuha ay pagkatapos maipadala ang produkto sa France. Nakita ng mga manggagawa ang sinseridad ni Joman kaya pumayag sila na simulan na ang produksyon. Pinagtulungan nilang lahat ang produksyon ng mga damit na i-export. Nakakapagod man ay masaya sila sa ginagawa nila at pilit na pinagsumikapan na matapos ang produksyon sa takdang oras. Hindi nagtagal ay nagawa nilang makumpleto at maipadala ang mga damit sa France. Dahil napatakbo nila ng maayos ang malaking produksyon ng damit at naipadala ito sa ibang bansa. Bukod sa kabayaran na natanggap mula sa France, welcome ang bangko na pautangin sila ng malaking halaga para sa pagpapatuloy ng kanilang lumalaking negosyo. Maingat na pinamahalaan ni Joman ang kita mula sa kumpanya at ginamit ang perang nakamit para bayaran ang mga manggagawa sa bayan. Nagawa niyang mabawi ang dati nilang bahay. Di nagtagal ay umalis sila sa inuupahang maliit na bahay at nagbalik sa kanilang lumang bahay na puno ng mga alaala mula sa kanyang kabataan. Napaluha ang ama sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Tinipon ni Vincent ang kanyang buong pamilya upang ipagdiwang ang tagumpay na nakamit ni Joman. Lahat ay ipinagmamalaki si Joman dahil nagawa niyang maibalik ang ari-arian ng pamilya. Hindi lang ang bahay, kundi pati na rin ang lahat ng property na kinumpiska ng bangko at napatigil na proyekto. Nangako si Vincent sa mga anak na hindi na siya magpapadalos-dalos sa mga gagawing desisyon sa hinaharap upang hindi na maulit ang nakaraang pagkakamali. Muli siyang nagpasalamat kay Revuni na anako ang kanyang mga kasalanan sa batas. Isang umaga, inimbita ni Joman ang kanyang ama na mag-walking. Nagulat si Vincent nang makita si Perumal na nakatira sa parehong subdivision na kanilang tinitirhan. Maya-maya lang ay lumabas si Vaidehi. Ang lahat ng ito ay pakana ni Joman dahil may relasyon sila ni Vaidehi at plano na nilang magpakasal sa lalong madaling panahon.